Kumusta? Handa na ba kayo sa pagpapatuloy ng kwento? Tara, simulan na natin. So habang nasa morgue area ako, kausap ko yung batang multo. Biglang bumalik yung satanismong doktora. Napakabilis niyang maglakad papunta sa kinaroroonan ko. Galit yung itsura niya at may hawak siyang malaking injection. Halos patakbo na ang bawat takbang ng doktora. Na-corner ako at uli na para makapagdasal ako. At kahit kunin ko pa ang panyo ko sa bulsa, ay huli na dahil maabutan na niya ako sa sobrang bilis niya. Wala na akong magawa nun at tanging hinintay ko na lang ang mangyayari ang nakatakda para sa akin. Pero biglang may sumigaw, "Hoy!" At napahinto ang doktora. Dalawang dipan na lang ang distansya namin nun. Si Erwin pala nagising na at hinahanap pala niya ako. Yung doktora ay huminahon sa paglalakad at pumasok sa morgue. Naglakad si Erwin papalapit sa akin, lingon ko yung batang multo. Nawala na pala siya. Natakot yata nung papalapit na yung satanismong doktora. "Anong ginagawa mo sa morgue?" Pagtatakang tanong ni Erwin. Tiningnan ko kasi yung pinsan nila Buddy na si Phil. Namatay kasi yun nung gabing mismong dinala natin si Moy dito. Buti na lang at nakahanap ako agad ng alibi. "Napano daw yung si Phil? Andyan katawan niya sa morgue?" Tanong ulit ni Erwin. Tumungo ako siyempre. Alam kong nasa loob talaga ang bangkay ni Phil sa morgue. At dahil gusto rin makita ni Erwin, kaya napilitan akong pumasok kasama siya. May apat na bangkay na nandoon na tinakpan ng mga puting kumot. Nakakapagtataka, napansin ko wala na doon ang satanismong doktora. Tiningnan ni Erwin ang mga bangkay. Nakatayo lang ako nakikiramdam at tawa ko sa ilalim ng bulsa ko ang panyo. Baka biglang may surprise attack si doktora eh. Mahirap na maunahan. Nung makita ni Erwin ang bangkay ni Phil, natakot siya sa nakita niya. Napatras. Inalam ko ang dahilan ng pagkatakot niya at nakita ko ang bibig ni Phil na bumubuka na parang nagsasalita. Tila ba may ritual siyang sinasabi. Pero ang nakakatakot dun, hindi kasi humihinga si Phil at nakapikit lang ang mga mata. Kitang kita ni Erwin yun kaya hinila ko siya doon palabas sa morgue. Kung ano man yung nakita namin ay wala akong alam. Ayaw ko lang din na pati si Erwin ay mapahamak sa mga kababalaghan. So bumalik kami sa loob ng kwarto ni Moy. At naabutan namin siyang nagising na at nililinisan ang mga sugat niya ng nurse. Habang nililinisan ang sugat ni Moy, ay namimilipit siya sa sakit. Ang hapdi daw. Inamasdan ko ang sugat ni Moy at may lumalabas na mga nana na may halong dugo. Napansin ko rin ang mga mata ni Moy na yung may mga pulang ugat. Pagkatapos malinisan ang mga sugat ni Moy, ay pinainom siya ng gamot ng nurse. Paglabas ng nurse, nagkwentuhan kaming tatlo ni Moy at Erwin. "Grabe, kanina binangungot ako nung natutulog ako. First time ko may experience yun," sabi ni Erwin. "Teka, ako din. Naalala ko may humabol at sumasakal sa akin. Isang maitim na usok na may mapulang mata," sabat ni Moy. "Ganon din yung panaginip ko. Sa panaginip ko, andun pa nga kayo eh," sabi naman ni Erwin. Dahil sa mga narinig ko, napaisip ako ng malalim. Pero may mas malaki akong suliranin. Yung sinabi ng batang multo na talunin ko daw yung satanismong doktora sa pamamagitan ng papapasukin ko sa aking panaginip. Mahirapan ako kasi kontrolado niya ang mundo ng panaginip. Yun ang kakayahan niya. So dumating sina partner at buddy, may dalang pagkain, inumin at damit ko. "Teka, bakit may damit ko? Dito lang ba ako palagi?" tanong ko sa kanila. "Oo, dito ka muna. Wala ka namang problema dito. Maghahatid na lang kami ng pagkain sa'yo at pampalit mo ng damit habang di pa makakalabas si Moy," sabi ng partner ko. Hindi na ako nag-react. Order kasi ni Commander eh. "Okay dito, bayaw. Isipin mo na lang, nasa hotel ka. Tsaka ayaw mo nun, may libreng foods na hinahatid sa bawat kwarto." Pangumimsing may halong kalokohan ni Buddy sa akin. Ayop. Mga ilang oras noon umuwi si na Buddy at Erwin. Si partner nagpaiwan muna para daw may makasama ako. Pumunta ako ng banyo para maligo. Nasa labas ito ng kwarto. Matagal ako nakapasok sa banyo kasi may gumagamit pa sa loob. Kaya naghintay ako na lumabas ito. Nung bumukas ang pinto, isa sa mga nurse pa lang gumagamit ng banyo. Ngumiti ito sa akin paglabas siyempre. Gumanti rin ako ng ngiti. Pagkapasok ko sa loob, may kaluluwa ng isang lalaki na nakaitim. Nakatuksido ito. "Mawalang galang na po, sir. Gagamit po ako ng banyo." Pakiusap ko sa lalaking kaluluwa na nakatayo sa may gripo. Buti na lang at lumabas din naman siya. Naligo ako para fresh ang pakiramdam. Pero nung matapos na ako, pakiramdam ko may nakatingin sa akin. Pagtingala ako, may kaluluwa ng babae na nasa siling ng banyo. "Kanina ka pa pala dyan. Kita mo din kaluluwa ko." Nainis ako. Nanahiya sa babaeng multo na nasa ibabaw ng siling. Pagkalabas ko ng banyo, ang daming mga kaluluwa na palutang-lutang sa paligid.
Nakita ko din sa may nurse station yung lalaking nakatuksido. Tinitingnan niya yung nurse na nakaupo na busy sa mga papeles. Limang nurse ang nandun pero tanging nurse na lumabas kanina sa banyo ang lagi niyang sinusundan. At para bang binabantayan niya rin. Bumalik na ako sa kwarto ni Moy at nilagay ko sa bag na dala ni partner ang mga hinubad kong damit at pants. Umuwi na rin si partner nun para maglalaba daw siya sa bahay. Nagpaalam muna ako kay Moy at lumabas muna ako para magyosi at bumungad sa labas ng pintuan ng batang multo. Binaliwala ko yung bata kasi may nurse at watcher na dumaan. Sinusundan ako ng bata pero hanggang sa may pintuan lang siya ng hospital. Pagkagabi noon ng mga 11, hindi ako makatulog kaya nag-FB muna ako. Kachat ko mga kapatid ko, kumustahan lang. Kahit tahimik ng labas, maririnig ko pa rin ang mga nagpaparamdam ng mga kaluluwa sa iba't ibang kwarto at sa buong paligid ng hospital. Uminom ako ng tubig na nasa mineral water noon kasi nauuhaw ako ng mahulog ang takip nito at gumulong sa ilalim ng kama ni Moy. Kaya kinuha ko. Pagyuko ko para kunin yung takip ng mineral, nakita ko sa ilalim ng kama ang dalawang kaluluwa ng mga babae. Yung isa nakahiga at ang isa nakayuko. Nahuntog talaga ulo ko nun dahil nagulat ako. Hindi naman sila nanakit, parang nagtatago lang sila kasi parang may kinatatakutan. Nung makuha ko ng takip ng mineral, napansin ko yung batang multo na nasa loob ng kwarto. May itinuturo siya sa labas. At sa pagkakaintindi ko, gusto niya akong lumabas. Bakit? Ano meron sa labas, kaibigan? Tanong ko sa bata. Hindi siya sumasagot pero nananatili siyang nakaturo. Kaya binuksan ko dahan-dahan ang pintuan ng kwarto. Baka may bumulaga sa akin na naman. Sumilip muna ako, baka may nag-aabang na kamalasan sa labas ng pintuan. Pero tahimik ang labas. Kahit mga kaluluwa, wala. Tila ba nagsitaguan sila sa mga kwarto. Lumingon muna ako kay Moy, baka kasi nagising. Pero dahil tulog na tulog ito, lumabas ako dahan-dahan. Naglakad ako papuntang nurse station. Nakita ko yung lalaking multo na nag-iba ang tsura niya. Ipinapasandal niya ang kaluluwa ng nurse sa may dingding na alam kong hinahalay niya ito. Umiiyak yung nurse at nakita kong katawan mismo ng nurse na tutulog sa may nurse station na nakaupo lang. Kinuha ko ang panyo ko at kinuha ang X7 ko sa bulsa at nagpahid na ako sa aking noo ng sign of the cross. Isa ka pala sa mga humahalay ng mga kababaihan na walang laban, tigil mo yung kampong ka ng Satanas! Saway ko nang makalapit na ako sa kanila. Umiiyak ang kaluluwa ng nurse. Binitawan ito ng lalaking nag-iba ang itsura. Mahaba ang dila niya at may sungay na ito. Dinasalan ko siya ng latin. Sabay ibinato ko ang panyo sa mukha niya. Napaso ang mukha niya at hawak-hawak niya ito na umuusok. Pabangga-bangga siya sa mga dingding. Kaya agad ko kinuha ang panyo ko na nahulog sa sahig. At lumapit ako sa lalaking nagmukhang demonyo na natumba sa sahig at nangingisay. Inilagay ko muli ang panyo ko sa mukha niya. Sinabayan ko ng dasal. Naglaho ito agad-agad at lumingon ako sa kinaroroonan ng nurse. Nagulat ako dahil gising na ito at nakita niyang ginawa ko. Agad akong tumayo at lumabas ng ospital. Tinawag ako ng nurse pero di ko siya pinansin. Sinundan niya ako hanggang sa labas. Nakita ko yung ginawa mo. Salamat dahil tinulungan mo ako. Noon pa man lagi na akong pinagsasamantala ng kaluluwa na yon. Nung una akala ko panaginip lang siya pero habang tumatagal, nalaman ko totoo nga pala talaga nangyayari. Naiyak na sabi nung nurse sa akin. Nagsindi lang ako ng yosi. Hindi ko siya kinausap. Sino ka? At ano ka ba? Bakit mo ako tinulungan dun sa multo na yon? Malumani na tanong sa akin. Hindi multo yon. Kampon lang ni Satanas yon. Iba ang kaluluwa sa kampon ng dilim. Ang kaluluwa ay walang kakayahang magbago ng anyo. Magpaparamdam lang sila kapag kailangan ng tulong at hindi matahimik. Sagot ko sa nurse. Habang bumubuga ako ng usok ng yosi. Sino ka nga? At ano ka ba? Bakit nakikita mo ang mga hindi pangkaraniwang nilalang? Tanong ulit ng nurse na nakataas ng kilay. Aha, ako si Superman. Joke. Normal lang akong tao, nagbabantay ng pasyente namin. Tsaka hindi ako nandito para tulungan ka. Hindi nga kita kilala eh. Nagkataon lang na lalabas ako para magyosi. Bawal kasi magyosi sa loob ng ospital, di ba? Nagpakilala na rin ako. Nakakatawa ka naman. Paano ka naging Superman eh wala naman yung underwear mo sa labas ng pants mo? Ako nga pala si Mitch. Ganti niyang joke sa akin na siya lang ang natawa at pagpapakilala na rin niya. Kwentuhan lang kami nun, ayaw na din niya matulog ulit kasi mag-check na rin siya ng pasyente pagka 1 a.m. Oops! Teka muna ha, baka iniisip niyo gusto ko si Nurse Mitch.
No. Hindi naman sa defensive pero loyal ako kay partner. Baka nakakalimutan nyo, nasa kampo ako nila partner at buddy. Kaya babe tayo, baka mapagalitan ako ni Maestro Ama. Abangan ang kasunod na bahagi ng kwento dahil magkakaharap na kami ng satanismong doktora. Salamat, God bless sa lahat. Kung gusto mong updated ka sa lahat ng bagong videos, click na ang subscribe button at notification bell. Maaari ka rin makatulong sa channel sa pagpunta sa Patreon page, yung link nasa description kung saan pwede ka magpadala ng pera sa channel. Maski $1 or 50 pesos per month, napakalaking tulong na po.